Iba't ibang paniniwala at tradisyon ang ginagawa ng mga Pilipino tuwing sasalubungin ng bagong taon. Sana dyan yung paghahanda ng mga bilog na prutas at malalagkit na kakanin. Pampaswerte raw kasi yan. Kaya naman marami ng abala sa pamimili. Makibalita tayo kay Donna Timbal ng GMA Davao. Samot sari ang paniniwala at tradisyon ng mga Pinoy tuwing ipagdiriwang ang bagong taon. Ang ilan sa mga ito, nakasentro sa mga ihahain sa hapagkainan. Una na riyan ang 12 prutas na hugis bilog na may hati daw na swerte sa bawat buwan ng taon. Ilan lang sa mga madalas bilhin ang ubas, orange, mansanas at pinya. Sa Davao City, inaasahan ang pagdagsan ng mga mamimili ng prutas na bilog. Sa Naga City naman, abala na rin ang ilan sa pagkumpleto ng mga bilog na prutas. Nagkalat na rin sa Divisoryang iba't ibang prutas. Ang ilan sa mga ito tulad ng kiyakyat at peras, bahagya ng tumaas ang presyo. Tuwing handaan, di rin mawawala ang mga malalagkit na pagkain tulad ng tikoy at kakanin. Sumisimbolo ang lagkit na mga pagkain sa pagbubuklod-buklod ng pamilya. Sa Calasiao, Pangasinan, ipinakita ang 1,100 paraan ng paghahanda ng mga puto. At syempre, mawawala ba naman ang star ng handaang Pinoy? Ang lechon. 4 na araw bago ang bagong taon, muling lumalakas ang bentahan nito sa Digo City, Davao del Sur. Santambak naman ang order ng lechon sa Cagayan City, Isabela, kaya doble kayod na ang mga nagtitinda. Bukod sa pagkain, mabenta na rin ang mga Lucky Charm. Sa Divisoria, maraming bumibili ng Lucky Charms na isinasabit sa pintuan at bintana. Meron ding Lucky Bracelets at Figurines. Para naman sa ilan, may isang bagay na higit na mahalaga sa bagong taon kesa sa mga pampaswerte. Para maganda yung bagong taon, bagong buhay ng mga halyon sa mga maraot na gibo. Donna Timbal, Senahon, Nagpabalita, Pilipinas.